So, in this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-load ng signal gamit ang Signal Web Tool. So, una, kukuha tayo o bibili tayo ng PIN kay TPC. At yung PIN natin ay kailangan ng code kung magkano yung ipapa-load ni customer. So, titingin tayo sa guide na provided galing kay TPC. So, kunyari ito ang ipapa-load ni customer is yung tag 200. So, yung code ko is ST200. So, ganito yung gagawin mo kapag nakapili ka na ng code. Punta ka sa text message app, tapos i-type mo doon yung number mo. Pwede yung retailer or dealer number mo. Pwede rin naman kung ano yung SIM card o kung ano yung number na may signal. Kasi doon papasok yung PIN. So, ang format is number space yung code na SD200. Tapos, kung ikaw ay hindi naman dealer, kung hindi ka naman dealer, disregard mo na yung nakalagay na asterisk tapos yung username. Kung ikaw ay retailer, diretso na yon. Number space yung code, isend mo siya sa gateway ni TPC. Kung ikaw ay Globe or TM user, syempre hindi ka magsisend sa 8724. Inuulit ko po, pwede kang maglagay ng number dito sa text message kahit hindi retailer or dealer number mo. Pero make sure mo na hawak mo yung SIM na yon or yung number na yon na ilalagay mo kasi doon magsisend ng PIN. Hindi pwedeng maglalagay ka ng 0919222 SD200 tapos yung nilagay mong number ay wala naman palang signal. So paano mo makukuha yung PIN nun? So dapat yung number na ilalagay mo either dealer or retailer number mo o kaya ibang number basta merong signal. After that, makatanggap ka ng ganitong message. Di ba yung binili natin is SD200 na code. So, ayan. Saan makikita yung PIN? Ayan. Yan yung binili nating PIN kay TPC. Coaches, tandaan po natin na ang binibili po natin kay TPC ay PIN lang. So, kapag nabigyan na kayo ng PIN ni TPC, hindi na po yun pwedeng i-refund. Halimbawa, nabigyan na kayo ng PIN, kaso hindi nakapag-antay si customer, so nagpa-load na siya sa iba. So, hindi niya na itutuloy yung pagpapa-load sa inyo. Hindi nyo na po yun pwedeng i-refund kay TPC. Pero, pwede nyo pa siyang magamit sa ibang customer. So, since meron na tayong PIN at nabigay na ni customer yung 8-digit niya na account number, proceed na tayo doon sa web tool. So, una, punta tayo sa Chrome. Search natin yung, or type natin yung signal. So, ayan. Then, click natin yung web loading tool. Tapos, ito yung lalabas dyan. Ilalagay mo lang yung mga hinihingi doon sa mga box. Yung PIN, yung account number, tapos, ito. Gagayahin mo lang kung ano yung nandiyan sa may captcha. Ayan. Kung sa tingin mo, nagaya mo na, click mo yung submit. So, kapag nag-error siya, ulitin mo ulit, gayahin mo yung nasa code, tapos submit mo ulit. Once okay na, nagaya mo na yung captcha or yung code, ayan yung confirmation na lalabas. So, ayan. Once lumabas na yung ganyang confirmation, ibig sabihin, maya-maya lang ay papasok na yung niload mo sa account number ni customer. So, tapos na. Ganun lang kadali mag-load ng signal sa online gamit yung kanilang web loading tool. Mukha lang siyang mahirap or nakakalito kasi hindi mo pa natatry or isang beses ka pa lang nagtry. Pero once masubukan mo na siya at magamay mo na, easy na lang po yan sa inyo. So, ayan. I hope may natutunan tayo sa maiksing video na to. Hindi po nasayang yung 5 minuto ninyo.
Happy loading!